Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Isang panalo na lang ang kailangan ng Lakers at papasok na sila sa NBA Finals. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page sa Kwentong Atleta dahil magpo-post din tayo doon ng mga videos and updates. Salamat po mga kaibigan. Let's go! Matapos ang napakagandang performance na pinakita ng Denver Nuggets sa kanilang last game, tumungo sila sa Game 4 na may confidence na kaya nilang talunin ang Lakers, kaya naman halina't silipin natin ang game kanina. Unang adjustment na ginawa ng Lakers sa game na ito ay ipinasok na nila si Dwight Howard sa kanilang first 5. Naging mabilis ang simula ng dalawang team. Lahat ng galing kay Anthony Davis ang first 10 points ng Lakers, habang sumasagot naman si Jamal Murray ng kanyang mga jump shot. Isang adjustment na ginawa ng Lakers sa first quarter ay madalas nila gamitin ang zone defense. At tuwing gumagamit ka nga nito mga kaibigan, hindi mo madalas magagamit ang pick and roll offense. Ngunit kasama dito ay ang sugal sa mga open 3-point shots. Ganun pa man, natapos ang unang quarter na hawak ng Lakers ang 7-point lead. Naging epektibo si Dwight Howard dahil sa unang quarter pa lamang, siya ay gumawa kaagad ng 8 points at 8 rebounds. Sa simula ng second quarter, patuloy ang magandang opensa ng Lakers at napakahigpit ng depensa nila kay Jamal Murray. Dahil dyan, umabante ang Lakers ng 12 points at napatawag ng maagang timeout ang Denver. Matapos ang timeout, mabilis na ibaba ng Denver ang kalamangan sa 7 at Lakers naman ang tumawag ng timeout. Patuloy na humahabol ang Denver Nuggets at naibaba nilang kalamangan sa 4 at gumawa pa ng napakagandang hangtime layup si Jamal Murray. Natapos ang first half sa score na 60-55 at hawak ng Lakers ang 5-point lead. 54 sa 60 points ng Lakers ay nanggaling kay Dwight Howard, Anthony Davis, LeBron James at Kyle Kuzma, habang si Jokic at Murray ay nagtala ng combined 26 points sa first half. Sa simula ng third quarter, patuloy na nagpapalitan ng puntos ang dalawang team at walang nakakalayo sa kanila. Pagpasok ni Rondo, nagbago ang tema ng laro at umabante ang Lakers ng 11 points. Ngunit bago matapos ang quarter, gumawa ng run ang Denver Nuggets. Kaya naman naibaba nilang kalamangan sa 3 at the end of third quarter. 4 na minuto lamang makalipas sa fourth quarter at nasa penalty na kaagad ang Denver Nuggets. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan nang mabagsakan ni Davis ang paa ni Millsap. Napakainit ni Jamal Murray sa fourth quarter at talagang pumapasok ang mga tira nito. Last 3 minutes na ibaba ng Nuggets ang kalamangan sa 3. Ngunit sa huli, gumawa ng mga napakahalagang defensive stops ang Lakers, kaya naman nakuha nilang panalo sa score na 114-108. Si LeBron James ay gumawa ng 26 points, 8 rebounds at 9 assists, habang si Anthony Davis naman ay nagtala din ng 34 points at 5 rebounds. Sa game na ito, 6 na player ng Lakers ang gumawa ng mahigit sa 10 points. Si Jamal Murray ay gumawa ng 32 points at 8 assists. At si Nikola Jokic naman ay naging medyo tahimik sa game na ito dahil 16 points at 4 assists lamang ang kanyang nagawa. Ang naging X-factor sa game na ito ay si Dwight Howard. Napakagandang energy ang kanyang pinakita at hindi niya pinahiya ang adjustment ng Lakers na ipasok siya sa first 5. Si Rajon Rondo din mga kaibigan, muli niyang pinatunayan ang palayaw sa kanya na playoff Rondo. Sa mga huling minuto ng game, gumawa ng defensive adjustment ng Lakers kung saan si LeBron na ang tumatao kay Jamal Murray at naging epektibo ito mga kaibigan. At mukhang nakinig na nga ang NBA sa reklamo ng Lakers dahil sa game na ito si LeBron James ay gumawa ng 14 free throw shots. So ayun nga po mga kaibigan, hawak na ng Lakers ang 3-1 advantage sa series na ito. Ngunit alam naman natin na ang Denver Nuggets ay hindi madaling sumusuko. Sa tingin nyo ba, papauwiin na ng Lakers ang Nuggets sa Game 5 o babawi pa ito sa susunod na game? I-comment din sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!